Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 20 police personnel sa Davao City tinanggal sa pwesto. 2 batang magkapatid natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kotse sa Pampanga. Unemployment rate sa bansa tumaas sa 4.1% noong Mayo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 20 opisyal ng Davao City Police ang pinagtatanggal sa pwesto bunsod sa patuloy na pagtaas ng kaso ng rape at pamamaslang sa lungsod, ayon sa Police Regional Office 11 ngayong araw. Sa isang statement, sinabi ng PRO 11, nakabilang sa mga na-relieve na personnel ay ang City Police Director at ang 19 na Police Station Commanders. Nireassign sa ibang posisyon ang mga nasabing police. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, iniutos nito ang pagtatanggal sa pwesto matapos madiskubre na nagkaroon ng 22 killings at 41 rape cases sa syudad mula Enero hanggang Mayo. Pagsisiwalat pa nito, ilang police personnel ang umano'y nagtago ng 2 blotters. Isa rito ay itinago upang hindi umano sumalamin sa totoong sitwasyon sa kanilang area of responsibility. Hinikayat naman ni Torre ang lahat ng Davao City Police personnel na gamitin ng tama ang kanilang communication equipment at panatilihin ng mahigpit na pagbabantay sa lugar. Wala ng buhay nang matagpuan ang 2 magkapatid na minor de edad sa loob ng isang nakaparadang sasakyan sa isang bakanting lote sa Barangay Moras de la Paz sa Santo Tomas, Pampanga. Noong July 6 pa nang huling nakita ang magkapatid na may edad na 5 at 6. Inakala umano ng kanilang ina na sumama lang sa kanilang ama ang magkapatid, kaya hindi agad niya hinanap ang mga ito. Nitong Lunes ng hapon nang matagpuan ang 2 sa kotse na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay, matapos mapansin ng isang namimitas ng sampalok ang masangsang na amoy. Nang kaniyang silipin ang kotse ay doon na nito nakita ang mga bangkay. Patuloy naman ang imbestigasyon ng otoridad sa kung paano nakapasok ang 2 biktima sa sirang kotseng matagal na umanong nakaparada sa garahe ng isang punerarya. Tumaas sa 4.1% ang unemployment rate sa bansa noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Katumbas ito ng 2.11 million na Pilipinong walang trabaho, mas mataas kumpara sa 4% o 2.04 million na naitala noong Abril. Dahil dito ay bumaba ang employment rate sa 95.9% noong Mayo mula sa 96% ng nagdaang buwan. Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, mas maraming tao ang naging bahagi ng workforce noong Mayo, katulad na lamang sa construction industry na nakapagtala ng highest year-on-year increase in jobs na 745,000. Sa agriculture and forestry naman, naitala ang highest job losses na may 1.02 million. Sa kabila nito, bumaba sa 9.9% ang underemployment rate noong Mayo kumpara sa 4.6% noong Abril. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.